Hi, Jay Gregorio. In this short video, gusto kong gumawa ng short video review and demo para ipakita sa iyo kung paano mo magagamit and paano mo mai-implement yung software, yung email marketing software na ipapakita ko sa iyo. And I hope, no, magamit mo rin yung software na ginagamit ko ngayon, no? Magamit mo to sa business mo, magamit mo to automate the process of your business, no? And mamaya, step by step, bibigyan kita ng walkthrough, no, kung paano ko siya in-implement ngayon dito sa business. So, dito sa powerful email marketing software na discover ko. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa iyo yung konting mga features, no? Ano ba yung mga features? At pupunta tayo dito sa main website ng ActiveCampaign. So, let's go and watch the video presentation and walkthrough demo on my desktop. Alright. Ngayon, nasa ActiveCampaign website tayo. And kung makikita mo dito, ayan, ito yung pinaka-homepage ng ActiveCampaign. Yan. So, let's go the features. No? Una natin tingnan ang features ng ActiveCampaign. So, email marketing, features number one. Check natin. Okay. So, ito makikita mo, drag and drop interface, mobile friendly, may mga templates din. Yan, pwede ka rin mag-import ng mga image hosting. No? And kung makikita mo sa dito sa demo, no? So, very responsive and easy to use yung email pag-create ng email newsletter. Yan. So, makikita mo rin dito yung mga demo o other features ng email marketing. Okay? And the automation. So, ito makikita mo. Subscribe, unsubscribe, submit form, click a link in email, no? Web page is visit. Napakaraming mga features ng ActiveCampaign. Or real-time, makikita mo rin yung reporting dito. And geo tracking, no? Makikita mo rin kung si taga saan, anong bansa, yung mga taong nag-subscribe din sa campaign mo papunta dito sa email marketing software mo, yung mga leads na nakokollect mo. Alright? So, next na pakita ko sa'yo, ito pa yung mga ibang features, marketing automation. Pero ito na pakita ko sa'yo, marketing automation. Okay. Sa marketing automation, ipapakita ko rin sa'yo mismo yung loob ng account ko para makita mo kung paano ko siya na-set up, no? Paano ko na-implement o nagamit yung automation tools ng ActiveCampaign. Yan. So, di ba? So, makikita mo mamaya, no? Yung process nga, ipapakita ko sa actual demo dun sa short video na makikita mo mamaya. Alright. So, let's go about the pricing, no? So, ayan. Punta tayo ngayon sa pricing kung okay ba to, no? Affordable ba na sulit ba na gamitin itong ActiveCampaign para sa email marketing strategy na para sa business mo. Okay? So, for now, naka-subscribe ako dito sa Lite, no? Na-try ko tong Lite and Lite is okay na, no? And yung mga other plans, medyo advanced na hindi mo pa naman gaano kailangan sa business mo, no? So, sa Lite plan, meron ka na dito unlimited sending, newsletter, broadcast, email marketing, no? Marketing automation yung pinakamahalaga. Alright. So, for example, gusto mong itry yung 1,000 contacts. So, nag-range siya ng $17 monthly. Okay? $17 okay, sa peso, nasa around, ano lang yan, times 50, okay, mga 850 pesos. No? So, 850 pesos. So, kung scroll natin yung mga list, around 2,500, okay, and around 10,000, no? 10,000, no? So, 10,000 contacts, no? So, ngayon, i-compare natin yung pricing nito. Let's say, for example, punta tayo sa popular get response pricing. Example, sa pricing niya. Okay, punta tayo sa get response pricing. Okay. Dito, 10,000 contacts is $70 per month. Okay? So, dito sa pro ng get response, no? 75, dito naman is $65, no? So, medyo same lang sila, pero ito medyo mas mababa ng $5 yung ActiveCampaign, no? And I think, no, mas powerful yung features ng ActiveCampaign versus nakita ko, no, kailangan mo. Yan. So, medyo same lang sila ng pricing. And then, ipapakita ko rin sa'yo yung features nito. No? Before, nag-try na din ako ng get response. No? Pero, ito yung pinaka, tingin ko, nakita ko na pinaka
kailangan ko and best software para sa akin na gamitin dito sa business. And papakita ko sa iyo mamaya kung bakit, no? Alright, so ito ngayon dito ako naka-sign up, no? So meron ako around 8,000 plus active subscribers, no? Yung mga before na around 12,000 subscribers, 4,000, hindi ko na siya in-import dito sa active campaign account ko. Yung mga valid subscribers lang. Okay. So, and then, ngayon punta tayo ngayon sa login, no? Mag-login tayo dito sa active account ko. Yan. Alright. Pagilan natin ang ako. Okay. Nandito na tayo ngayon sa dashboard ng active campaign account ko. Yan. Kung makikita mo, meron akong contacts na around 8,650 leads, no? All. And yung active, makikita mo rin dyan. So, merong 8. So, ibig sabihin yung 8 na yun, check natin kung nasan yung 8 na yan. Alright. Punta tayo sa contacts. Ayan. So, ngayon, makikita mo dito yung all contacts na around 8,650 lahat. And sa status, pwede mo i-check dito kung sino ba yun. Possible, nag-bounce yun. Okay, yung 8. Possible, nag-bounce siya. So, ngayon, ang gagawin ko is delete yun. Yung mga di mo naman kailangan. Ito yung mga possible invalid email na hindi na active. Kaya siya nag-bounce. So, delete mo lang siya. Okay. So, deleted na siya. And then, okay, makikita mo dito, meron na akong around 8,643. Okay, natanggal na. No? So, ibig sabihin, hindi mo kailangan bayaran yung mga invalid na email, no? Pwede mo siyang i-delete, no? Manually, and okay, time, matatanggal talaga siya sa account ko. Compared dun sa mga other email marketing software, no? Na na-try ko before, no? Hindi na-try ko before. Counted pa siya sa mga binabayaran mo. No? Yun ang, di ba, nagbabayad ka ng email mo, no? Ng plans mo sa email, pero hindi naman ang mga active yung ibang binabayaran mo. Alright. So, let's say for example, mag-search tayo dito. Search natin. Example. Search ko. Jake Gregorio. Okay. So, hanap tayo ng contacts. Pakita ko sa'yo kung ito yung pinaka-nagustuhan ko sa email software na to. Yan. For example, dito tayo sa may dashboard. And top contacts ko. Ayan. Makikita mo dito yung mga top contacts. Let's say for example, itong demo email ko, personal email ko na in-opt-in ko dito. And kung makikita mo dito sa list, no? Newsletter, subscriber leads. So naka-subscribe ako dito. So, dalawang list, no? Compare sa other email marketing, kapag connected siya sa isang list or campaign, no? Dalawang babayaran mo. So counted siya sa 2 subscribers, no? Dito sa active campaign, isa lang siya. 1 subscribers lang. So, ibig sabihin, hindi tataas, no? Hindi tataas yung babayaran mo sa plan sa active campaign mo. Ngayon, ayan, tatag mo rin siya kung company, pwede mo siyang i-edit, no? And, ang kagandahan dito, yung recent activity, makikita mo dito. All activities, no? Makikita mo dyan. Ayan yung kagandahan sa automation, yung mga email na nasend mo sa kanya, makikita mo rin dito yung history, no? Pwede kong mag-add ng notes, no? And, pwede mo siyang i-customize, no? Makikita mo rin kung taga saan siya, no? Poco or Cavite, no? Integrated din to, no? Travel history, di ba? Natitrace mo kung saan siya mga pumupunta, no? Geo-tracking, tawag doon, geo-tracking. Alright, and then ngayon, balik tayo sa dashboard ko. Yan, sa dashboard ko, ito yung pinaka-main dashboard kapag nakalagin ka na dito sa active host, no? Dito sa active campaign account mo. Then, dito sa gilid, ito pinaka-nakakatuwa. Makikita mo, no? Makikita mo yung real-time activity ng whole automation and whole email marketing software mo. So, click through, merong in 4 minutes ago, merong nag-click sa isa sa mga campaign automation ko, no? Ito yung mga nagsusubscribes real time, may mga pumasok 11 minutes ago, 6 subscribers, no? Replies, matatrack mo din mismo yung nagre-reply dun sa mga email follow-up mo, email automation or broadcast na sinesend mo sa subscribers mo. Yan. So, click through, ayan, makikita mo pa. And sobrang powerful ng ano na to. Helpful ng tool na to, ng software na to. Okay. So, ngayon, makikita mo rin dito sa dashboard, no, interaction rate, content rate, interaction trend, campaign, no, templates mo sa mga newsletter, then your automation, active ba yan, no? Pag di siya active, naka-disable, no? Ngayon,
Next sa puntahan natin, napakita ko na ako sa iyo kung paano sa contacts, no? Ngayon, pakita ko sa iyo yung pinaka automation nito. Automation, ito pinaka nagustuhan ko sa ActiveCampaign. Right? So dito tayo sa automations na. Okay. So let's go sa ActiveCampaign ko, yung demo na ipapakita ko sa iyo. Let's say for example, isa sa mga campaign na ni-run ko in the next 3 days, no? In 3 days, in the last 3 days, no? Ito yung campaign na ni-run ko dito sa business ko. Okay, sa Active Master Plan Follow-up, isa sa mga product na pinopromote ko, yung apps, no? Ascending Traffic System. And ito yung campaign na sinetup ko. Papakita ko sa iyo yung free view, no? Kung paano ko ginawa, in-automate, no? Yung follow-up niya. Alright, so click natin to para makita natin yung loob ng ng automation na setup. Right. So, tingnan natin mag-load. Yan, let's go. So ngayon, dito sa setup na ginawa ko, naka-active na tong automation na to, master plan follow-up. Ngayon, contact subscribers to list master plan. Every time na merong pumapasok dun sa list ko, dito sa list, ayan, makikita mo to, sa email list na master plan, okay, nagpapadala ko ng immediate email dito sa day 1. Yan, makikita mo to day 1. Ito rin yung email, no? Makikita mo tong demo. And then, so, ang ginagawa ko is ino-automate ko siya. Nagpapadala ko, and then, ina-add ko siya sa tag. Tinatag ko siya sa master plan para matitrace ko din kung saan ba yung subscribers na to na naka-subscribe recently dito sa master plan follow-up na ginawa ko. Okay, add tag, and nasend na niya ako, nasend. Then, ang ginawa ko, pwede mo siyang i-automate, wait for one day. Okay, pwede siyang for one day until, no, pwede mo siyang i-adjust, minutes, hourly, weeks, years, no, pwede mo siyang i-adjust. Yan, so meron na queue na 110. So 110 yung waiting na masenda ng email for now, tomorrow. Tomorrow yan. Right? So dito ang pinakamagandang automation. So meron siyang if-else, no, pinaka-importante, no, if-else option. Once na nag-open or nag-click ng email, automatic, pati-trace ng automation mo, napapadalan siya ng second email. So, just in case na hindi niya na-open, na-click yung immediate email na pinadala mo, di ba? So, ang gagawin ng automation mo, meron siyang conditions na no. No? Wait for, na no, no? So, one day, so kapag di siya pwede mo itong tanggalin, ito, 5 minutes, pwede mo na siyang sample. Ito, tanggalin na natin 5 minutes na to. Okay, send day 1. Okay? Isa-send lang niya to. Re-send lang niya yung day 1 email na pinadala ko. Okay, so ayun, meron ng mga naka-queue. Okay, kapag yes naman, dito, yes. Ibig sabihin, napadala yung email. Okay, day number 2, yung marireceive niya na email follow-up sa'yo. Okay, then, wait for one day. And wait for one day, then, next day, in day 3 na email follow-up yung isa-send ko naman sa kanya. Okay. So ngayon, masesend sa kanya to, masesend sa kanya. And then kapag open niya yung email, no? Maghihintay lang ako ng maghihintay ako ng until one day and then mapapadala naman itong third email. Okay? So itong option na to, pwede mo rin gawin dito sa option na to is magwait ng one day. Yan, sample ito. Dito ka lang maglagay ng wait. Ito, around 2 days kasi ito yung waiting. Possible, mga 2 days yung magiging waiting time niya. Okay? So, ang gawin mo na lang, i-remove mo tong 1 day na to. So, let's, for example, ayan, 1 day, after 1 day, send email. So, kapag na-receive niya, okay, wait for 1 day. Pero okay na din to. Tama yung option na to. Okay. So, kapag no, ayan, resend day number 3, ganun ulit yung process niya. Okay? Kapag yes, day number 4. Okay? Kapag no, day number 5, resend. No? Resend, then day number 5, no? Day number 5, automatic na to. Yun, papunta dun sa day number 6. No? Example, ito, day number 5, nag-yes siya. Kasi yung open niya, go to action. Go to another action, papunta dito sa email na to. Yan. Yan. Dito sa day number go to, example, day number 5, na-open niya, pwede mo na siyang papuntahin dito sa day
number 6. Yan, yes. Dito na siya pupunta. Yan, ba? So, pwedeng ganun. Right, so and then, ayun, ayun. Ito pa yung mga next email follow-up na pinapadala ko. Dito, tuloy-tuloy na siya. Kasi, nakita mo na dito na nag-o-open siya ng email. Na-trace mo na siya na active. Active siya sa email. Lagi siya nagbubukas. Nababasa yung first 5 follow-up mo sa kanya. So, pwede mo na padala sa kanya siguro everyday yung mga next follow-up mo. Yan. So, yan. So, pwede mo siyang i-end automation or pwede mo pa siyang i-add sa another automation. Pwede ka pang mag-add yan ng other options. No? Marami pang condition, end automation, start another automation, no? And marami pang option na pwede mong gamitin. No? And, yan. Napaka, ano lang to, daling gamitin, no? Yan. Then, isa sa gustuhan ko dito, yung list, no? Ito sa pag-organize ng email list mo. Okay. So, let's for example, dito sa subscribers ko, merong 8,000 active subscribers ko. Itong recently, naka-join dito in 3 days, meron sa master plan ng 320 naka-subscribes, no? Subscribe newsletter, let's for example, click natin to. Master plan. Ayan. Then, makikita mo rin, no? Pwede mo i-check yung master plan, active, no? Makikita mo lahat dyan. Yan. So, for example, punta tayo ngayon dito sa reports, no? Sa report. Okay, sa campaign. Dito tayo sa automation. Automation ng master plan follow-up. Ayan. Open natin yung reports. Okay. So, ayun, makikita mo itong mga email. Day 1, ayan. Itong mga, ayan, makikita mo dito. Clicks, open, recent, no, recent, day 1, makikita mo dyan, no, ayan, so, sample, dito sa baba, ito makikita mo, finish, no, engage, no, mag-engage, email sent, no, ayan, makikita mo, open, around, 35%, clicks, 21%, no, so, ang taas nun, 35 and 23.116. Okay. 5 minutes, hour ago. Ayan, makikita mo yung activity. Automation activity niya. Sa reports, no? So, ayan. Ito yung ilan sa mga basic features na napaka-powerful dito sa automation active campaign na nagustuhan ko. Na wala sa ibang email marketing software na ginamit ko before. Ayan. So, ito yung ilan sa mga basic, no? Ito sa mga pinaka-main, no? Pinaka-main na kailangan mo sa isang business. Kailangan mong i-automate, no, yung process. Meron kang software na kayang i-automate yung process, no? Yung pinaka-importante kasi hindi naman natin pwedeng lahat na replyan siya, hindi natin pwedeng lahat matrack, no? So, dahil sa tulong ng mga software na to, like ng ActiveCampaign email software, malaking tulong to sa pag-grow ng business natin. Right, so active 645, no? Kita mo kanina 8650 active, so all ngayon meron tayong 6054. All right. Ngayon, okay, pakita ko sa inyo ibang mga features nito. Ayan. Ito, kung i-upgrade mo yung account mo, dito mo lang siya makikita. Ayan. Kung gusto mo mag-add ng another list ng size ng list mo. Okay? So, ayan. So, pwede mo dito automatic and pwede mo gamitin dito Visa, Mastercard mo. Pwede mo siyang gamitin. And, pwede ka mag-try dito. Meron siyang pre-trial na 14 days pre-trial for 100 leads. So, pwede mo siyang i-explore, no? Wala kang kailangang bayaran sa pre-trial mo and no credit card required din yun. Or no, pre-trial siya. Ayan. So, ayan. So, current plan ko. Ayan. So, i-adjust ko 25,000. No? So, napaka-powerful nito. Ayan. So, kung maggagawa ka naman ng trial, ang gawin mo is, meron akong ilalagay ng link dyan sa baba ng video na ginawa ko na to. Pwede mong i-click yon, no, para makagawa ka ng pre-trial account mo dito sa ActiveCampaign. No? So, free trial. No? Dito ka mapupunta sa account na yon, lagay mo lang name mo and email and try it free. So automatic meron ka ng account at makakapasok na sa account mo.
dito sa active campaign. Ito yung makikita mo. Ayan. So ganito yung makikita mo dun sa account mo pag create mo ng free trial. Ayan. So and yun. And I hope, no, I hope na makatulong sa iyo, no. I hope na magkaroon ka ng konting preview dito sa demo na ginawa ko and review dito sa active campaign na ginagamit ko na email marketing software to grow my business, no? And thank you so much for watching this short video. I hope marami kang natutunan. And kung may comment ka, may questions ka, no, about how to use this active campaign, I'm willing to help you, no. Pwede kang mag-comment diyan sa baba ng video na to. Mag-add ka lang diyan o mag-comment ka ng specific questions mo, and I will try my best na sagutin yung mga question mo as soon as possible. Okay? Thanks again. And